Good morning! Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya! It's Monday! Magandang umaga po sa inyong lahat mula po sa Pilipinas. Bumabati kami ng isang good morning! It's time to rise and shine! Start your day right, start your week right. Huwag po nating kalimutan sa ating pag-uumpisa ng araw, manalangin, magtagubilin, magpasalamat, humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Siyang ating pag-asa sa ating mga buhay. Salamat po muli sa isang panibagong araw na ipinagkaloob sa atin para tayo magkasama-sama dito po sa ating segment sa Good Morning Kuya na Rise and Shine. Every Monday, tayo po naman sa tulong at awa ng Panginoon kung may buhay, lakas at mabuting pagkakataon ay nakakasama ninyo dito po sa ating program sa Good Morning Kuya sa segment na Rise and Shine. At ngayong araw po ay makakasama natin din ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Infanta Quezon Chapter. At kausapin po natin ang ating pong representative doon, si Brother Joven Sarate. Magandang umaga po sa inyo dyan. Good morning, Brother Joven. Rise and shine. Good morning, Kuya. Rise and shine. Yan, pagbati po mula sa mga kapatid dito po sa MCGI Infanta Chapter. Nagpapasalamat po kami, Kuya, sa Diyos sa pagkapanibagong araw at pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin upang tayo po ay makagawa ng mabuti sa ating po mga kababayan kahit po sa maliit na paraan. Ngayon po, narito po tayo sa Tungguhi National High School sa Infanta Quezon upang ipagkaloob ang munting kahilingan para sa mga estudyante dito po sa Tungguhi National High School. Kapiling ang mga kapatid sa MCGI Infanta Chapter. Muli, pagbati po mula rito sa Infanta Quezon. MCGI cares, MCGI shine. To God be the glory, pag-ibig! Milyong salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po. Maraming salamat, Brother Joven, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid dyan sa MCGI Infanta Quezon. Salamat po sa partisipasyon. Babalikan ko po kayo mamaya kung loloobin ng Diyos sa, at aalamin natin sino ang ating sasaklulohan sa ating mga kapwa-tao dyan po sa lugar ng Infanta Quezon. Salamat po sa participation at sa patuloy na pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Bago po tayo magpatuloy at doon sa mga nanonood sa atin na nag-iisip naman ang kanilang lulutuin para sa kanilang mga anak today, baka ibig niyo pong subukan itong tinatawag nila na chicken croquettes. Paano ba itong niluluto? Panoorin natin sa atin pong Cook It Right. Sunshine, mga kasangbahay. Magluluto tayo ngayon ng crispy breaded deep fried chicken potato in a smooth white creamy sauce. Wow! English! Pero maganda yan ang call para makakain ng mga bata ng bagong putahe. Tama! Bago tsaka famous ito sa French. Talaga, Uncle? Noong 18th century. Pero ano bang lulutuin natin? Ang lulutuin natin ngayon ay chicken croquettes. Tana! Magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 3 tablespoons cooking oil, 1 kilogram chicken drumsticks, water, 3 tablespoons fish sauce, 3 pieces dried bay leaves, 1 half tablespoon ground black pepper, 3/4 kilogram peeled potatoes, 50 grams flat leaf parsley, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon ground black pepper, 1 1/2 tablespoon chicken powder, 1 tablespoon garlic powder, 2 pieces eggs, 1 liter cooking oil. For coating, 1/2 kilogram all-purpose flour, 3 pieces eggs, 1/4 cup water, and 250 grams breadcrumbs. Lagay ng mantika sa mainit na kawali at gisahin ang mga manok hanggang medyo mag-golden brown.
sa kalagyan ng tubig, enough to cover the chicken. Ilagay ang patis, dahon ng laurel at durog na paminta, takpan at pakuluin ng 10 to 15 minutes. Kapag luto na, hanguin then set aside. Pakuluan ang mga hiniwang patatas ng 15 to 20 minutes o hanggang maluto. Kapag luto na, hanguin at ilipat sa bowl, saka durugin. Himayin ang manok at siguraduhin walang maliit na buto o white bones, saka ilagay sa bowl. Huwag itapon ang mahabang buto. Sa malaking bowl, ilagay ang chicken, dinurog na patatas, hiniwang parsley, paminta, asin, chicken powder, garlic powder, at beaten eggs. Haluin ng mabuti at kumuha ng handful of mixture at ilagay ang mahabang buto. Gawing pabilog ang mixture. Ulitin hanggang maubos ang lahat. Para sa coating, haluin ng tubig at itlog. At maghanda ng harina at breadcrumbs. Dip and coat lang ang bone with mixture ng maayos sa flour, egg, and water, at saka breadcrumbs. Ulitin sa iba hanggang sa makot ang lahat. Sa kawali na may mainit na mantika, lutuin lang ang mga nakot na bone with mixture. Hinaan lang ang apoy para hindi masunog ang mga coating. Lutuin ng lahat until golden brown. I-serve kasama ang iyong paboritong dressing. Ayan, luto na yung ating chicken croquettes. Alam niyo ba mga kasangbahay na ang salitang croquette ay galing sa French word na croquer na ang ibig sabihin ay to crunch. Tara, kain tayo. Sige. Huwag nating kakalimutan na bago kumain, manalangin. Sa ating Wonders of Creation, alam po ba ninyo na mayroong hayop na immune sa snake venom o sa kamandag ng ahas? Bakit kaya hindi siya tinatabla ng ganitong uri ng lason? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Isang hayop sa mundo ang may kakaibang katangian. Sila ay may immunity o hindi tinatablan ng kamandag ng ahas. Ito ay ang mga honey badger na matatagpuan sa malaking bahagi ng Africa at Asia. May ilang factor kung bakit may resistance ang mga honey badger sa snake venom. Narito ang ilan. Nagkaroon ng mutation sa receptor ng mga honey badger. At dahil sa mutation na ito, hindi tumatalab ang kamandag ng ahas upang tuluyang maapektuhan ang honey badger. Malakas din ang immune system ng mga honey badger. Kapag natuklaw sila ng ahas, agad na nilalabanan ng kanilang immune system ang lason upang sila ay hindi tabla nito. Alam niyo rin ba na makapal ang balahibo at balat ng mga honey badger? Ito ang dahilan kung bakit hindi rin agad umeepekto sa kanila ang venom ng mga ahas. At ang isa pang dahilan ay ang kanilang angking galing na talunin ang kanilang mga kalaban gaya ng ahas. Isa sa mga pagkain ng honey badger ay mga ahas at sila ay mahuhusay ng mga hunter. Bago pa sila matuklaw ay napatay na nila ang ahas. Ang una nilang tinatarget ay ang ulo nito. Ilan lang ito sa mga kamangha-manghang dahilan kung bakit hindi tumatalab ang kamandag ng ahas sa mga honey badger. Isang katunayan sa malawak na karunungan, taglay ng manglilikha ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Meron pong research na ginawa ang mga experts na ang sabi nila, the more you spend on others, the happier you are.
Bakit kaya? Panoorin natin sa atin pong Now You Know. May kasabihan na money can buy happiness. Pero totoo kaya na mas may dulot na saya kapag ang pera mo ay ibinibili mo o ginagamit mo para makatulong o makapagpasaya ng ibang tao? Sa isang pag-aaral ng University of British Columbia and the Harvard Business School, natuklasan na ang mga tao na participants sa research na binigyan ng pera para gastusin ay mas masaya kapag ang pera ay ginastos para sa ibang tao sa halip na gastusin para sa sarili. Ang paggastos para sa ibang tao ay tinawag na pro-social spending. Inihalin tulad ang masayang pakiramdam na naobserbahan sa mga participant sa kasiyahan kapag nagbibigay ng donation sa charity. Napag-alaman pa sa research na kahit magkano ang ginastos para sa ibang tao, ay pareho lamang ang naramdaman na kasiyahan. Kaya sa maliit o malaking paraan man, ang pagtulong sa ibang tao ay tunay na makapagpapasaya, lalo na kung ito ay gagawin na may pag-ibig. Now you know! Sa panahon natin ngayon, isang bagay po ang nakikita natin. Marami na ngayong naglilitawan ng mga scammers o yung mga manloloko. Anumang klase ng panloloko ang kanilang mga ginagawa. At narito po ang ilan sa mga tips para hindi tayo maloko ng mga manloloko. O yan, yung mga nagsasabi naman na kami ay manloloko, pwede panoorin din ninyo. O yung mga loko-loko, panoorin din ninyo. Yung mga nanloloko, panoorin din po ninyo dito sa ating pong You Can Do It. Maraming uri ang panloloko. Isa na rito ang pagbili sa online store, sa pera, o maging sa relasyon. At para tayo makaiwas sa panloloko ng ibang tao, kailangang maging informed tayo sa lahat ng bagay. Kaya ito ang ilang mga tips upang tayo ay makaiwas. Trust but verify. Bago ka magkaroon ng tiwala, unahin muna ito alamin o i-verify kung ito ba ay legit. Guard personal information. Maging maingat sa pag-share ng iyong personal information kahit nakilala mo pa ito. Listen to your instincts. If something feels off about a situation or a person, trust your instincts and take a step back. Educate yourself. Maging maalam sa lahat, matuto o mag-aral upang hindi malinlang ng ibang tao. Stay connected. Join online communities or groups focused on sharing information about scams and fraud. Tandaan na sa panahon ngayon na marami ng taong gumagawa ng paraan upang makapaglinlang ng ibang tao, ay dapat din tayo mag-ingat at maging maalam sa mga ito. Lagi nating i-verify kung totoo at ligtas na gawin. You can do it! Balikan po natin ang ating namang mga kapatid sa dako ng Infanta Quezon at ating alamin sino sa ating mga kababayan ang ating po namang sama-samang sasaklulohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At naroon po ang ating representative, si Brother Marcos Doria. Brother Marcos, good morning sa inyo dyan sa Infanta Quezon. Minsan pa, rise and shine. Yes, Kuya, rise and shine. Una, salamat po sa Diyos, Kuya, sa isang mabuting pagkakataon po na ipinagkaloob po sa amin mula po dito sa Infanta Chapter upang makagawa ng mabuti dito po sa Tongguhin National High School, Kuya, at isang pagkakataon po na bigay ng Diyos po sa amin, Kuya. At siyempre, kasama po natin, Kuya, ang mga kinatawan po ng paaralan na ito upang makapagbigay din, Kuya, ng kanilang mga mensahe patungkol sa nararanasan din po nilang init dito po sa kanilang paaralan. Narito po si Ma'am Shai, Kuya, Ma'am Shai Lainez. Andyan po si Kuya, kasama po natin. Ano po ang kasalukuyang nararamdaman po o nararanasan ng mga estudyante dito po sa inyong paaralan, Ma'am?
Good morning po sa inyo. So, considering the heat index po sa panahon ngayon, so isa sa mga nararanasan ng aming mga estudyante ay yung suffocation, yung sobrang init sa loob ng classroom. Tapos, ang school naman po namin ay hindi pa ganun ka well-ventilated. So, isa po yung sa factors na nakaka-apekto sa pagkatuto ng aming mga estudyante. And then, syempre, sabi po natin, as students learn, they need conducive environment para sa learning. At kasama po doon yung well-ventilation, not only the teacher factor, but also the physical environment of the classroom. Ma'am Shai, ano hong alternative ang ginagawa po natin pagka talagang mainit ang sitwasyon, nagkakaroon ba sila ng vacant? Ano pong ang alternative ang ginagawa natin dito sa ating pamparalan? Bali dito po sa amin, meron po kaming setup na may blended learning po. Ano? So merong time na papasok sila sa school for face-to-face classes. And then there are times po na naka-modular po sila. And then in some other cases po, katulad po sa akin, personally po, kapag na-observe po na hindi na masyadong kinakayanan ng bata yung init, ang ginagawa ko kapag groupings kami or may pag-groupings ako sa mga bata, I let them stay outside the classroom para naman may konting hangin, then para naman di sila masyadong congested inside the classroom. At dahil dyan, Kuya, narito po ang mga kapatid sa MCGI Empanta Chapter upang mapagbigyan ng kanilang kahilingan na magkaroon ng karagdagang mga electric fan na kanilang magagamit sa kanilang mga facilities. Kuya, yan. Andiyan po, Kuya, nasa 20 electric fan, wall fan po ito, Kuya, na ipinagkaloob po ng MCGI. At kanina rin po, Kuya, kasabay po ng atin pong programa, nagkaroon din po tayo, Kuya, ng pagpapakain sa mga estudyante na nag-aaral dito sa Tongguhin National High School, Kuya. At siyempre, Kuya, kasama din po natin ang kanilang punong guro na si Sir Ramon Abrasya, na kung saan, Kuya, siya po yung humiling sa atin pong pagsasama-sama para magkaroon ng ganito pong pagkakaloob ang MCGI ng mga karagdagang electric fan. So, Sir Ramon, nandyan po si Kuya Daniel, kasama po natin. Ano po ang mensahe nila? Baka gusto po silang i-shout out o may sabihin. Sige po, Sir Ramon. Magandang umaga po, Kuya Daniel. Ang Tugoy National High School po, sampu na aking mga kasamaan sa paglilingkod na binubuo ng 50 teaching personnel at 6 na non-teaching personnel. Ay taos puso nagpapasalamat sa biyay ang ipinagkaloob nyo sa amin, ang electric fan. Ang electric po pong ito ay tunay na napapanahon sapagkat dito po sa Empanta, Quezon ay pumapalo po sa 42 degrees Celsius ang heat index naming nararamdaman. Kung kaya't dahil po dyan, nais po namin bigyan ng proteksyon ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Kung kaya't naisip namin na humana po ng mga sponsors na kung saan ay makakatulong upang matugunan ang problema na kinakaharap ng aming mga paaralan. Sapagkat sa panahon po ito, ang aming mga mag-aaral ay hindi makapag-aral na mabuti. At siyempre pa po, ang kailang kalusugan at kaligtasan ay isa pa rin po sa mga prioridad ng aming paaralan. Na kung saan ay batid po namin na aming layunin at mitin ay layunin na rin po ng Member Church of God International. Dahil po dyan, namalas po namin at nasilayan ang naayon sa Kawikaan 327 na huwag nyo ipagkait ang mabuti sa kinakulan kapag nasa inyong mga kamay na ito'y gawin. Muli po, maraming salamat. Milyong salamat po sa Diyos. Yun po, Kuya. Salamat po ng marami sa Panginoong Diyos sa isang mabuting pagkakataon pa na ipinagkaloob sa atin po dito sa mga dito po sa MCGI Empanta Chapter. Kuya, sasamantalay na rin po ng mga kapatid na makabati. Kapiling po natin ang mga kapatid dito po sa Empanta Chapter. Ayan po sila, Kuya. Okay, 1, 2, 3. MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory, pag-ibig! Back to you, Kuya. Salamat po ng marami sa Panginoong Diyos. Maraming salamat pong muli, Brother Marcos, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid dyan sa Empanta, Quezon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Bumabati po kami ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat dyan. Salamat sa patuloy na partisipasyon at sa lahat ng ating mga kapwa-tao dyan po sa Empanta, Quezon.
Kung ano man po ang higit na maipagsisilbi ng MCGI, pagdamutan niyo po ang aming makakayanan sa maliit na paraan. Ang MCGI po ay nakabukas naman upang sa tulong ng Diyos ay maging maliit na kasangkapan makarating ang kanyang kabutihan sa inyo. Salamat po and keep on shining and keep on caring, mga kapatid. At tunghayan natin sa pagkakataong ito ang kwento ng pagmamahal ng isang ina na hindi alintana ang pagod at hirap, mapalaki lamang ng maayos ang kanyang dalawang anak na may kapansanan. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Suzette Penasbo, 46 years old, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Kami pong mag-asawa ay nabiyayaan ng limang anak. Si Ayori, pinanganak, 2002, panganay. So wala kaming pagkukumparahan sa ibang bata. Kasi siya lang yung unang bata. Physically, wala siyang defect. May napansin na ako na parang ang bagal. Ngayon, mas na-confirm ko yan nung lumabas na yung pangalawa, si Akiro. Although, may kutob na ako kasi meron akong mga pinsan na special. Si Ayori ay may global developmental delay. 8 years, nung mag-9 siya, nagbuntis ako sa pang-apat. Finally, babae na yung sumunod kasi tatlong lalaki. Nung lumabas na si Aleli, pinanganak siya. Underdeveloped yung kanyang nalangala. Pero kasi yung pag humihinga siya, yung lalim ng hinga niya, kailangan siya isugod sa ospital na in 15 minutes. Pwede kasing mawala yung buhay ng bata. So, dinala. 1 year old, sabi ko parang may kakaiba na naman. Mas madali kong nakita ngayon na sabi ko, nakita ko na to eh. Nakita ko na itong mga delay na to. Sabi ko, dalawa na sila. Inaamin ko na agad. Tinanggap ko na agad na dalawa sila. Sabi ko, hindi kaya ko yan. May baby girl na nga kami. Binigyan kami ng babae kasi tatlong lalaki ngayon ako na. 4 years old siya. Meron siyang autism. Meron siyang global developmental delay. Kaya pala, sabi ko, kaya pala hindi siya nakikialipino sa ibang bata. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko yan, dalawa. Yung mga bata, lalo lima sila. Mahirap kung paano mo sila papalakihin. Kasi iba-iba yung kailangan nila. Yung babae, iba rin. Special siya, pero iba pa rin yung approach dun sa unang special. Kasi babae siya. Kailangan kasi kay firm. Firm ka sa kanila. Ito. Hindi pwedeng sila masusunod. Kasi lalamunin ka nila. Si Ayori, nung panahon na nagbibinata siya, teenager years niya, struggle kami. Yung pala, kung siguro sa normal na bata yun, hindi niya alam kung paano niya sasabihin yung nararamdaman niya. Dumaan kami sa point na dami niyang trigger noong panahon na yun. Kaya pag nasa labas kami, kahit kaming mag-asawa, hanggat maaari, wala kaming pag-aawayan. Hindi pwedeng tumaas ang boses namin. Kasi nagtitrigger yun para sumpungin siya. Kasi hindi namin sila kinakausap na parang baby. Kung paano namin sila kinakausap. Isang normal na bata. Kaya lang uulit-ulitin mo. Kasi nga, hindi naman agad nila nakukuha. Kung minsan maiinis ka na lang pag nangungulit. Pero ganun talaga, anak ko yan eh. Kapatid niyo yan eh. Wala namang ibang iintindi dyan kundi tayo. Isa sa alalahanin namin, mag-asawa. Sinabihan na namin yung dalawa naming
anak. Kayong aasahan yan. Walang ibang tutulong dyan. Siyempre sa darating na panahon, tatanda kami. Kayo lang ang pwedeng numintindi dyan, dalawa yan. Sabi ko, maaasahan nyo naman yan eh. Kumikilos naman sa bahay. Marunong si Ayori eh. Nauutusan. Sa ngayon, si Aleli na lang kailangan namin turuan. Sa ngayon, malalaki na sila. Tuloy-tuloy lang yung pasok. Sa kabila ng parang mahirap, ito naman yung masaya. Kasi lagi silang bata. Kumbaga, walang kukuha sa amin sa kanila. Kumbaga, hindi na nila kailangan mag-asawa. Tapos yun nga sabi, swerte nyo kasi may mga anak kayo na ganyan. Swerte talaga namin. Nakakatulong naman dito sa bahay kapag nga wala ako, maalis ako. Siyang nag-aasikaso dun sa baby. Si Ayori nag-aasikaso, si Aleli. Huwag ka mabalisa. Kasi kung mababalisa ako, kung iisipin ko sa araw-araw, gabi-gabi, baka maloka na ako. Hindi ko talaga sa iniisip eh, kasi yun ang sabi. Bahala siya. Bahala ang Diyos. Ibibigay naman niya eh. Hindi naman niya ibibigay ito kung di namin kaya. May chance na kami. Kasi tagal lang itong mga batang to. Na kung kami, mamahalin namin sila ng totoo. Kakalingain namin sila, baka sila pa yung maging daan para maging karapat-dapat kami. Baka sila yung maging daan para maging tagalangin tayo. Ipinagpapasalamat ko lagi na ang mga anak ko. Masisigla sila, malulusog, malayo sa sakit. Para sa mga magulang na kagaya ko na may anak, may mga anak na espesyal, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi naman yan ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Tuloy lang. Manalangin lang tayo. Tutulungan naman tayo eh. Maging gabay natin na itong mga batang to ay binigay sa atin para maging matatag. Para magsumikap. Ipagtiwala natin lahat sa Diyos. Lahat ng ating magagawa. Kahit mahirap. Laban lang. Muli po tayo nagtanong sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Ano ba ang kanilang pananaw? Mayroon bang dapat na limitasyon ang malayang pamamahayag? Kasi kung minsan makikita natin ang sinasabi nila ay kailangan ang malayang pamamahayag. Kaya marami naman ay nag-go over the board. Ika nga ho ay parang hindi na itinuturing na mayroon silang limitasyon na para bang kahit ano na lamang ang gusto nilang sabihin, sasabihin nila. At ngayon ay napakarami na po na mga broadcaster. Hindi na iba-iba na po. Ginagamit ang iba't ibang mga pamamaraan ng social media. At kung minsan ay talagang makikita ninyo maraming mga paninira, maraming iba't ibang mga bagay na ginagawa ang mga tao para siraan ang kanilang kapwa, patayin ang kanilang mga bibig dahil hindi na nila tinitignan ang limitasyon na ito. Pakinggan po natin ang tugon ng ating mga kababayan tungkol sa issue na ito at alamin natin ano naman ang mga katwirang maaari nating makuha mula po sa banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Kasi ako na yung malayang pagpapahayag ay isang karapatan po at tungkulin. Karapatan dahil lahat po ng tao ay may right to say what we want to say. And tungkulin kasi kailangan po natin protektahan din yung ibang tao. We should not harm other people. Kaya po
I believe na yung malayang pagpapahayag ay limitado lang siya dun sa mabuting karaan. So, ayun. Para po sa inyo, dapat po ba ay may limitasyon ang malayang pamamahayag? I think sa freedom of speech, if there is a limitation, my answer is yes. Considering na hindi naman lahat ng tao came from the same background, may different religion, may different beliefs, especially meron din sa age, hindi fixed point yung, kumbaga yung human mind. Napaka-complex ang human mind para sabihing may iisang opinion yung isang tao. So we need to be careful to the choice of our words. In order to have a freedom, you need also to understand your limitation. Baka kasi hindi naman masasabing freedom yan if may na-compromise na ibang tao. You also need to exercise your right and also how to exercise the right itself. Ganun lang. A lot naman ng bagay sa mundo ay limitado. Kahit ang mga kakayahan ng natin bawat isa ay limitado, ang ating pag-iisip limitado. Kumbaga, sa mundong ibabaw, lahat ay limitado. So therefore, pati ang aspeto ng pamamahayag ay limitado rin. Sa tingin natin, yung pag-iisip ng tao, napakalawak. Kahit yung sobrang taas na kabundukan or kalangitan, sa sobrang lalim ng karagatan, sa sobrang lalim ng pagsasalita natin at mga pagpili natin ng salita, akala natin kaya nating abutin lahat. Ang point doon is, wala namang masama eh kung sa tingin natin kaya nating gawin lahat. Kung meron tayong freedom para ihayag ang sarili natin, meron ding freedom ang bawat isa na maging safe, na mapanatili natin sa bawat isa yung humanity. Kapag kasi palagi nating pinipili yung sarili natin at hindi na natin iniisip yung sasabihin natin or hindi na natin iniisip yung kapakanan ng iba, iba na yon. Hindi na yon kalayaan, kundi kamangmangan. Akala natin sobrang talino na natin na wala nang makakapigil sa atin. At yun yung pinaka nakakatakot sa lahat. Ayun lang. Para po sa inyo, dapat po ba ay may limitasyon ang malayang pamamahayag? Para po sa akin, may limitation tayo. Although, tama naman na may freedom of speech, tapos may sarili-sarili naman talaga tayong opinion. The fact na, syempre, yung speech na sinasabi natin, may times na nakakasakit na hindi natin alam. Minsan kasi yung nakakasakit na salita na yun, pwede siyang mag-cause sa isang tao na ma-depress siya, maging conscious sa ibang tao, etc. Then, for me kasi, may kasabihin kasi tayo na truth hurts. Okay nang masaktan ka sa katotohanan kaysa mag-judge ka ng ibang tao na mali pala yung information na nalalaman mo, maling information yung naririnig mo sa ibang tao, tapos judge ka ng judge sa ibang tao. Tapos yung pala, opinion lang din pala nila without walang facts. Mas maganda ng facts yung sinasabi at nakukuha mo information para pag nagsabi ka ng totoo, alam mo din or may pruweba ka din na yung opinion mo may relevant din sa facts na yun. Para naman po sa akin, syempre, mahalaga naman po talaga sa atin lahat na magkaroon ng malayang pagpapahayag po ng ating mga saloobin. Pero syempre, kailangan po natin bigyan ng limitasyon yung mga sinasabi natin. Katulad nga po na sinabi niya na merong mga salita na maaari nating masabi sa kanila na masakit ng damdamin nila. So yung pagbibigay ng limitasyon sa mga sinasabi natin, syempre kailangan nating alalahanin yung mga damdamin ng bawat isa, saka yung mga sinasabi natin kung yung nasasabi ba natin sa yung mga pinapahayag ba natin is magiging tama at sa magiging, kunyari, magiging mali sa iba, sa paningin ng iba, na kailangan nating maging masusi sa ating mga sinasabi at sa mga sinasambit ko man. Ang freedom of speech ay ang karapatan ng bawat tao na magpahayag ng kanilang mga saloobin, opinyon at damdamin. Protektado ng batas ang karapatang ito upang walang sino man ang maaaring hadlangan o pigilan sa kanilang pagpapahayag. May kaukulang disiplina ang karapatang ito tulad ng mga batas laban sa paninirang puri, pambabastos at pag-uudyok ng karahasan. Kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang dapat na disiplina sa pagsasalita?
Pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos 1:27, kapatid na Luz. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang sabi ni San Pablo, ang inyo lamang pamumuhay, yung pagsasalita, pagkain, paggawa, pananamit, lahat ng ginagawa mo, maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng ating ginagawa, pati pagsasalita natin, pagtingin ng ating mata, paglakad ng ating paa, paghawak ng ating kamay, may mga aral po ang Ebanghelyo. Pag nasunod natin yon, dun po tayo magiging karapat dapat sa Diyos. Sa atin pong patuloy na layunin na makahikayat, na magpakita tayo ng pag-ibig at gumawa ng kabutihan sa ating mga kapwa sa anumang pagkakataon na mayroon tayo. Muli po, isang social experiment ang ating ginawa. Panoorin niyo po ang naging reaksyon ng ating mga kababayan. Pwede po ako patulong sa'yo magpa-video. Pwede kasi ng apo ko, hindi ako marunong. Ito sa kabila na lang po, ma'am. Ako patulong sa'yo magpa-video. Kasi birthday ng apo ko, hindi ako makarating. Sila lang sa pala. Busy man, Binay? Tulog, magugamot, Nay? Tulog. Patulong magpa-video. Birthday kasi ng apo ko, hindi ako makarating. Hindi ako marunong. Ano po? Mag-message lang po sa apo ko kasi birthday niya ngayon. Oo. Hindi ako marunong mag-video. Ah, sige, upo po kayo. Para ano, hindi po kayo mahirapan. Magpa-video ako sa emo para mag-greet ako sa iyang birthday. Wait lang, Nay. Dito na lang, Nay. Dito ka na lang. Dito na lang. Sige. Go. Sean! Happy 13th birthday! Pasensya ka na, hindi ako makarating. Babawi na lang ako sa susunod na book. Pagkabait ka lagi. Huwag mong pabayaan mga magulang mo. Tandaan mo palagi mga aral ko sa'yo. Meron akong regalo sa'yo, apo. Pasensya ka na, ito lang na kaya nun namin ang lolo mo. Miss ko na kayo. Kumusta na kayo dyan sa Davao? Hindi kami makarating ng lolo mo. Pasensya ka na. Miss you, apo. Happy birthday! Apo. Hindi po ako sa'yo ang pagtulong. Nasa isip ko na gusto ko po siyang ano, tulungan pa. Ang gusto kong ma-feel sa kanya na mahalaga po siya. Tapos marami pong taong nagmamahal sa kanya. Araw-araw pipiliin ko maging mabuti po kasi nakaka-develop sa sarili. Pakita niyo din po yung kabaitan kahit di niyo po kaano-ano. Para sa akin, pag nakakatulong po talaga ako sa isang tao, ano, magaan sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. Lingkod, Nay! Taon lang.
naisip ko na lola ko yun kasi yung lola ko wala na. Wala man ako nakunan akong lola nga na. Namatay na lang siya, wala ko siya nakita. Manang, itabangan na lang ko sa iya. Itabang ko nga, bala po lola na ako siya. Napil na ako nga, nindutay nga magtabang pa sa ubang tao. Bisag wala, kana bang makatabang po ko sa para anak karon na mga tabang bisa gamera atong matagaan kana ba di na ko mag after nga kanang napakoy kita at least nga nakakaon ko sa isa ka adlaw ka tulo kana Kung may tao pong nangangailangan ng tulong ay dapat po tulungan kasi para din po sa atin yun nakakabuti sa atin sa bahay kung paano kayo pinapalaki ng tama ng magulang. Paglabas, yun din po yung papakis nating kabuti. Thank you kay God kasi po may gantong akong, kahit ganto ako, may natulungan din po akong tao. Lumaki kasi ako sa lolo't lola ko. Nakarilid ko kay lola, kay kanang grabe ng pagmamahal niya sa mga apo niya. And ganyan din po yung grandparents ko. Sa mga kabataan naman ngayon na kanang medyo distant ang relationship sa parents nila, please more appreciative naman sa parents kung may mga bagay na hindi nila kayang ibigay sa atin. Siguro maiintindihan naman natin na mula pagkabata, ginawa na po nila lahat para sa atin. Sa social experiment ito, natutunan ko na sobra talagang pagmahal ng parents, grandparents sa mga anak o mga apo nila. Dapat tayong mga anak naman, vice versa. Dapat mahalin din natin and appreciate natin ang mga magulang at grandparents natin dahil ginagawa naman na lang lahat para sa atin din naman yon. Ngayong gabi na po ang ating pasimula ng Mass Indoctrination. Pag-aaral naman po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo. Alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. Mamaya na po yan. Sana po mapaunlakan ninyo kami sa pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesus. At ang ating pong Rise and Shine segment ay mapapanood nyo dito po sa ating Good Morning Kuya program every Monday, 6 o'clock in the morning. Tuloy-tuloy po ang ating servisyong bayanihan sa ating pong mga public services. Monday to Friday naman po yan, alas 4 po ng hapon. At ang ating pong MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay mayroon pong ginagawa naman na medical mission every Friday. Bukas po ang ating MCGI Clinic. Alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ang ating registration. Kasabay po niyan ang pagbubukas din po ng La Verdad Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Nabukas naman po ito Lunes hanggang Biyernes. At pagka Biyernes, 5 to 8 ang atin pong registration dyan. Lunes hanggang Webes, mula po alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Maaari po kayo makapag-avail ng mga libreng medical services kasabay po ng iba't iba pang mga serbisyo para po sa laboratorio. At ganun din po may mga libreng gamot tayong ipinapamigay. Libre po yan, ano? Wala po tayong pinipili at yan po'y bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man ang inyong political affiliation, wika, lahi o kulay, walang pagtatangi po na ibig naming sa tulong at awa ng Panginoon, kayo naman po ay mapagsilbihan sa munti naming makakayanan. At ulitin po natin, yan po ay nakabukas para po sa lahat. Sa pamamagitan po niyan, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon at nag-aanyayang subaybayan po ninyo ang kabuuan ng ating programa. Magpapatuloy pa rin po ang ating Good Morning Kuya. Salamat po sa mga umantabay sa atin at mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, muling naming iniiwan sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na kung mayroon man tayong nararanasang mga kabalisahan sa buhay, mayroon tayong Diyos na malalapitan na makikinig sa ating mga karainan.
sa kanyang rendisyon ng awiting Araw Gabi. Narito po sa Sister Tabitha Arbo para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Rise and shine. To God be the glory. Pag-ibig niya sa atin ay di-